mga ka-low-budget, welcome back sa ating YouTube channel at panibagong araw, panibagong vlog na naman, panibagong pasyalan, panibagong paaliguan, panibagong resort. At nandito at tayo? At nandito tayo ngayon sa La Crista Resort, Huban, Sorsogon. So, anong masabi mo kayo? Talagang napakaswabe. Kakaiba to sa mga napuntahan natin before, no? Kasi yung mga napuntahan natin before is mga beach lang. Yes. So, yung parang natural na tubig, guys. So, mamaya-maya lang magtatanong tayo kung... Kasi guys, mga ka-low budget, first time namin makarating dito. Kaya medyo excited namin. So, kayo, alam namin excited naman kayo. Kaya mamaya magtatanong tayo doon sa management kung ano ba yung pinipisyo na nila dito. Yung service. Kung magkano yung... Oh yes, yung service. Kung magkano yung mga... open cottage or kung may closed cottage para pag pumunta kayo dito is alam niyo na. At nandito to sa Barangay Anyong, Huban, Sorsogon. So magtatanong tayo din sa management. Tara. So ngayong araw makakasama natin si Kuya Mark sa yung operations manager. Yes. Kuya Mark, magkano po ba yung entrance dito sa Lakis? Okay, ang entrance namin ngayon, yung adult is 35 pesos and sa mga bata at children below 7 years old is 30 pesos po. So 8 above the board, 35 pesos. Okay. Kailan ba ito nag-start or nag-open? Actually, ang resort po, ang Lakis Resort, 2014 pa po kami, pero dahil sa pandemic, nag-close po kami 2 years. So, after 2 years, ngayon lang po kami nag-open, January, nagpa-revance pa kami, nagpagawa ng bagong pool. So, almost 3 months lang namin dun yung pinuo yung pool sa baba at saka yung pool. So, makikita nyo ngayon dito, medyo magulo pa kami kasi hindi pa totally tapos. But then, since na may mga guests na kami na pagpuntahan, ina-accommodate na namin. Hindi naman gusto kasi actually malayo yung pinuntahan nila para makaligo nila. Magkano ba yung ano yung mga open cottage dito? So ngayon ang available namin 300-500. So ang 250 din mga closed cottages gagawin pala. Ah, gagawin pala yung closed. So parang kailan to matatapos? Kasi halimbawa may mga nice pumunta dito. Yung by June. By June. Pati mga sa hotel and sa room. Ano pa yung ano yung aabangan nila dito? Parang marami pa. Maraming kakaiba. Actually, no, ulitin namin magkakaroon ng mini hotel, hotel kami, may fountain, gym siguro, and then after may andi kami, red to bar. So, ang task ng goal, magiging red to bar. May iba-ibang cuisine, Japanese, Korean, at iba-ibang dishes ang matitikman. So, mamaya guys, hindi natin dyan sa baba, tapos tignan natin yung mga cottage nyo. So yun, ako yan. Ano mo na kayo? Ang nakaka-budget dito, hindi nyo pwedeng i-park yung mga motor. Parang hindi dyan nakakapasok yung mga sasakyan. So motor lang yung pwedeng pasok dyan. So yun, daddy. So yun na nga mga ka-low budget. Bali dito, may meron silang pool. Pero hindi po yan pinapaliguan kasi pwedeng kumuha kayo dyan ng maiinom. Tapos dun sa baba. Then, dyan kayo pwedeng maligo. So, doon usually naliligo yung mga pumupunta dito. Alam nyo, may pagkakahawid siya sa Orok, Cold Spring dito sa Kasiguran din. Pero ang pagkakaiba lang niya is yung tubig hindi gaanong malamig. Hindi katulad sa Orok, Cold Spring na talagang malamig talaga yung tubig. Pero dito is napaka-natural, hindi gaanong malamig, presko kumbaga. So yan, maraming malamig. So guys, hanap kami ng pwede naming pag-cottage, yung cottage ba. So guys, maraming naliligo. Habis ko na.
dito mga kalobad, pwede maligo din yung mga PDs dyan. Tapos siguro ito yung ano nila, yung mga cottage pa lang nila sa ngayon. Kasi parang inaayos nung isang building eh. So ito siguro yung nasa 500, ewan ko lang kung magkano-gan. Pero ayun kay kuya, nasa 250 or 300, tapos 500. At syempre mga ka-low budget, as usual, nagutom na naman kami kasi tanghali na. Ayun, naghanap muna kami ng makakainan at napili na lang namin what if dito na lang tayo kumain sa gilid ng ilog kasi mas suabe. Kita mo yung view, malamig yung hangin, presko. Syempre yan, salamat sa sponsor, yan. At syempre hindi mawala yung ice cream, yan. Thank you din sa sponsor at syempre meron kaming bagong biscuits para kung magutom. At yun, naghanap kami ng upuan tapos nagugas muna kami ng kamay dyan para malinis pagka kumain. At nung sandaling ito yung aming buksan, wow, thank you so much sa ice cream flavored rice. At syempre, salamat din sa Skyflix ba yan, flavored rice ulit. At ayun, sarap na sarap kaming kumain. Tapos yun, ang sarap kumain dahil rinig na rinig mo yung alon ng ilog tapos yung napakalamig na hampas ng hangin. Kaya busog na busog talaga kami dyan. Tapos ang dami namin kinain. At yun nga, pagkatapos namin kumain, syempre hindi mawawala yung paligo. At syempre dyan na rin namin naisipang maligo. At alam nyo ba guys, napakasarap maligo dyan. Dahil bukod sa hindi malalim, napakalamig ng tubig. Tapos nag-enjoy talaga kami ng grabe. Muntik pa nga akong malunod dyan. Lalong-lalo na si Kuis BJ talagang nag-enjoy ng sobra. Siyempre, pagkatapos niya, pumunta na kami dito sa Isla del Sol. So yun na nga mga ka-low budget, nandito tayo ngayon sa Isla del Sol Spring Resort. Kung saan, dito pa rin siya sa Huban. Bali, along the road lang siya, along the highway. Dito, small, yung big 300, yung umbrella lang 150, close cottage nila is 500 for 12 hours. At opening time nila is 9 a.m. Closing time is 9 p.m. So pasukin natin, tara. Dito tayo sa ano, sa entrance. Magkano po kuya yung entrance fee? 30 pesos lang. Ah, 30 pesos. So, pasukin natin. So, ito si sir yung owner ko. Si sir? Dilatorin mo. So, sir, magkano po yung cottage fee dyan sa 300 yan? Ah, 300 yung dito. So, mamaya, tingnan natin. Tapos, doon naman po. Ganun din. Ah, 300. Saan po sir dito yung ano nyo, yung closed cottage? Ayan, sa kalina. Sa kalina. So, ito yung paligyan nyo dito? Ayan, ayan. Dito po sa kabila? Ah, sa kabila rin. Okay. So, mayroon pala sila dito pwedeng kainan, no? Budget, ito yung ano nila dyan, yan. Dalawa yung paliguan nila. Siguro mas mababaw dito eh. Tapos dito naman, meron pa. Malamig din yung tubig. Parehas din naman dun sa napuntahan natin. Ano nila, yung yan yung mga ano nila, mga cottage yan.
try natin mamaya maligo. Tapos sakinin na natin yung mali. So guys, next destination namin, Tangke Resort. Dito pa rin yan sa Huban, Resort ito. Tangke Resort. So yun guys, dito na namin iiwan yung aming motor kasi hindi na pwede na idala sa taas kasi medyo makitid na yung daan. Kaya mas minabuti na namin i-parking na lang dito sa labas yung aming motor. Woo! Fight back line. So yun guys, kung gusto niyo na ng medyo adventure talaga, dito na lang kayo sa Tangke Resort. Located at Huban, Sorsogon. Medyo malayo-layo pa guys ha. Pero kakayanin namin. Ah, malapit na pala. Lapit na guys. Yun. So yun guys, nandito na pala kami ngayon sa Tangke Resort. Tara na! So yun ang mga ka-low budget guys, kasama natin ngayon si Ma'am Letty. Siya yung may-ari nitong Tangke Resort. Magkano po yung mga open cottage? Yung mga single, 200. Tapos ito dito yung maliit na 150. Ang table, 100. Mayroon din kami map, 150 pesos. Okay. Yun sa mga gustong adventure tapos pang barkada talaga dito kayo sa Tangke. Napakasulit, swabe. Pwede po ba kayong pwede po ba ditong mag-overnight din yan? Wala pa kami po lang dito. Okay. Wala pa kami facilities para... Magkano po bayad sa Indra? 20 pesos yan. Okay. Ngayon, ibuti natin ma'am, no? Ibuti namin yan. Okay, thank you po ma'am. So yun nga mga ka-low budget, dito na tayo sa kanilang pool. Yan, swimming pool. Ginamit nila ditong yung bagay katulad na lang ng mga sako yan. Yung napakalinaw ng tubig tapos yun naman yung nila yung mga open cottage kaso wala pa silang yung closed cottage bali siguro sa mga susunod na buwan makapagawa nila. So yun mga ka-low budget, nandito tayo, nalilinis na tayo sa napakalamig din ang tubig. Swabe. Napakalina tapos yun. Swabe. At dito nga mga ka-low budget, dito na namin naisipang ulit maligo dahil parang niyayaya talaga kami ng tubig na maligo na kayo kasi napakaganda dito. Oo nga, napakalamig ng tubig tapos sulit yung layo niya sa highway kasi maglalakad po kayo dito at pagdating nyo dito talagang mawawala yung pagod nyo sa paglalakad. Kaya yun, nag-enjoy talaga kami dito ng sobra tapos grabe. Mga ka-low budget, natapos na naman yung isang araw natin na punong-puno ng kasiyahan at enjoy. Adventure! Tapos sana mga ka-low budget, bisitahin niyo yung mga resort, mga
pasyalan dito sa Hiban. Yes. Opo. Na i-feature namin ngayong araw dahil swabe, sulit. At kung gusto nyong adventure, dito talaga sa last namin na pinuntahan dito sa Tangke. Tangke Resort. At syempre, samahan nyo pa kami sa mga susunod at susunod pa natin yung mga travel, mga pasyalan na pupuntahan. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit na tadak. Hit! Please subscribe and share. Don't forget to like, share, and subscribe. At hit nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bago naming video at sa mga travel natin. So yun lang po. Maraming salamat. Kitang-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Thank you so much. Brr!